Muling nahalan na alkalde ng Navota si Mayor John Ray Tiangco. At kasama po natin siya ngayon sa studio para kamustahin. Good morning po. Mayor, congratulations. Magandang umaga, Ingan. Magandang umaga sa mga kapuso. So, anong balak mo? Anong pangilang termino mo na to? Bale, pangalawa na po. Pangalawa na? Anong balak mo sa mga taga Navotas? Well, siyempre, tuloy-tuloy lang yung mga programa po natin. Papalawakin natin yung programa sa kalusugan at edukasyon, sa pabahay at yung peace and order. At siyempre, tututukan natin na mas importante ngayon yung mga trabaho, yung livelihood. Mm-hmm. Yung baha, anong solusyon na doon? Well, tuloy-tuloy naman yung pag-solve natin sa baha. Itong term natin, first term lang, nakapagdagdag tayo ng 14 na pumping stations. Tapos sinisimula na po yung coastal dike po natin. Mm-hmm. Katulong po natin dyan yung DPWH. So pag nasara natin yung side ng dagat po, kahit pa paano, maharangan na yung high tide. Okay. At yung mga storm surge na nangyari nung, tulad ng Pedring. At, bagay, high tide ang problema nyo habagat. Talaga. Opo. Dahil yung side ng ilog po, buo po yun ay meron na pong dike at kompleto na po yung mga pumping stations po natin. Opo. Mayor, ang Navotas ay tinaguri ang fishing capital ng Metro Manila. So, paano pa natin palalakasin ang industriya ng pangisda? Yan. At suporta doon sa mga bangisdang taga Navotas? Well, yung mga maliliit na mangisda, patuloy naman yung pagbigay natin ng suporta sa kanila. Yung mga training sa livelihood at yung mga pautang po natin. Meron tayong sa Hanap Buhay Center na tinayo po natin, meron tayong binibigay na tulong puhunan. Mm-hmm. Mababa lang yung interest at yung mga gamit na binibigay doon sa mga mangisda. At syempre, napaka-importante na kailangan natin katulong dito yung national government. Oo. Dahil kaya tayo tinaguri ang fishing capital dahil yung main fish port po dito sa Luzon ay nasa Navotas. Pero kailangan ng i-refurbish po yan. Mm-hmm. Dahil medyo binabaha po yan. Mm-hmm. Kaya lang hindi naman pwedeng ponduhan ng local government dahil ang pag-may-ari po niyan ay yung national, yung under DA po yan, yung Bureau of Fisheries. So para mas maraming mag-invest at magbaba ng isda po doon, kailangan na ayusin po natin, i-modernize po natin yung fish port po natin. Okay. Mayor, kausapin niyo po inyong mga constituent para pasalamatan. Well, nagpapasalamat po tayo sa tiwalang ibinigay po sa atin at syempre sa buong partido dahil alam niyo naman po, yung buong partido po natin ay nanalo at syempre susuklihan po natin yan na mabuti at tapat na paglilingkod at syempre nakikiusap pa rin po tayo sa mga kababayan po natin, patuloy tayo magkaisa at suportahan po yung mga programa po natin. Dahil kung gusto natin maging tuluyan maging matagumpay doon sa pangarap po natin, doon sa Navotas, Navotas, itaas ang antas ng buhay ng Navoteño, kailangan po patuloy ang suporta sa mga programa ng pamalang lunsod. Okay, maraming salamat at mga taga-Navotas, si Mayor John Ray Tiangco.